Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy. At ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Celia dito sa ating dulaw. Love and Memories. Sinabi ni Herman sa akin na may sinusuportahan na buntis na babae, pero hindi sila nagsasama na dalawa. Kaya nang pumunta ang buntis na babae dun sa opisina, kinabahan si Herman. Baka daw may nasabi sa akin. Si Ricky, patuloy pa rin ang panliligaw, pero sinabihan ko na wala talagang pag-asa sa akin. Kaya ang sabi niya, lalayo na lang daw siya. At dahil hindi makumpinsi ng babae, Herman ay nag-isip ng paraan para magkapera kay Herman at tuloy din ang pag-ati ni Herman sa akin. At minsan ay Celia, may sasabihin sana ko sa'yo. Sana huwag kang magalit sa akin. Kaya tanong gawin ko, talagang hindi ko na kayang pigilan eh. Ha? Eh, kung ano man yun, sige sabihin mo na para makababa na ako dito sa kotse at makapasok na rin ako sa bahay namin. Celia, alam mo, nung una pa lang kitang makita, nakaramdam ako ng pag-ibig sa'yo. Ha? Pero alam mo naman na hindi tayo bagay, hindi ba? Dahil mahirap lang kami. Ikaw mayaman. Baka pagtawanan ka lang ng mga kaibigan mo at mga kasosyo sa negosyo kung gaya ko ang mamahalin mo, Herman. Wala akong pakialam kung sasabihin nila. Basta alam ko, mahal na mahal kita, Celia. Herman, Celia, bitawan mo kamay ko. Baka makita tayo ni inay at itay. Magagalit yun. Celia. Huwag mo akong iyakapin. Bitawan mo. Huwag mo akong halikan. Celia, mahal kita. Bitawan mo ako. Mahalikan. Mahal kita, Celia. Hindi ko akadain na magagawa mo sa akin. Patuwarin hindi ko na napigilan ang sarili ko. Mahal kita, Celia. Tatawagin kita sa cellphone mo. Sige. Bababa na ako, ha? Ano ba itong nararamdaman ko? Parang kinakabahan ako at masaya sa ginawa namin ni Herman. Ano kayang ibig sabihin nito? Umiibig din ba ako sa kanya? Umiibig ba ako kay Herman? I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Oh, friend! Ano naman ang balita tungkol sa'yo? Dapat kung ano ang nangyari sa'yo, sabihin mo sa'kin. Oo naman, friend. Ikaw pa na itinuring kong parang kapatid na lahat ng nangyayari sa buhay ko ay alam mo. Kung nasa malungkot akong kalagayan, nandyan ka na nagpapasaya sa'kin. Siyempre, ganoon ka rin sa'kin. Tinutulungan mo ako sa mga kailangan ko at hindi mo ako iniiwan sa oras ng kagipitan. Oo pala, friend. May sasabihin ako sa'yo pero secret lang ito, ha. Alam mo ba yung boss ko nagtapat sa akin ang pag-ibig? Hindi ko akalain na iibig siya sa akin. Ha? Naku, friend. Hindi mo pa siya lubos na kilala. Kaya dapat na mag-ingat ka. Lalo na at may kaya siya. Naku,
Baka gamitin niya ang pera niya para manloko sa'yo. Kaya nga, sinabi ko sa'yo para mapayuhan mo naman ako kung ano ang gagawin ko para hindi ako magkamali at magsisi sa bandang huli. Ito ang masasabi ko sa'yo, friend. Alam ko na mahusay magsalita ang mga ganyan na negosyante. Matamis ang mga salita. Pero huwag kang basta maniniwala sa mga sinasabi niya. Salamat sa'yo, friend, ha? Ang mabuti pa siguro, kilatisin ko muna ang kanyang pag-uugali para hindi ako mapasubo sa kanya. Kasi, alam mo, friend, parang nahulog na rin ang loob ko sa kanya, eh. Celia, kaibigan kitang matalik. Kaya hindi kita pwedeng pabayaan kung ano ang masamang mangyari sa'yo. Eh, malulungkot din ako. Kaya ingatan mo ang iyong sarili at karangalan. Binang, kumusta na yung sinasabi ni Celia na boss niya? Wala pa bang ikinagkwento si Celia sa'yo? Ay, hindi ko nakakausap tungkol sa boss niya. Dahil maaga siyang umaalis ng bahay. At pag-uwi naman niya, gabi na. Kaya ang gusto niya, magpahinga na lang. Para bumawi siya ng lakas na katawan. Eh, sa bagay, kung walang masamang ginagawa ang boss niya sa ating anak, ay walang problema. Eh, pero alam mo, Binang, kung manliligaw sa anak natin, eh, gusto ko siyang maging malugan. Ay, oo, Ike, gusto mo siya. Dahil may kaya, ay sa buhay. Siyempre, ang ating pamumuhay ay magiging maginhawa. At ang anak natin ang magiging kabayaran, ganun ba? Eh, hindi ko naman ipinipilit sa anak natin. Eh, kung hindi niya mahal. Eh, pero sabihin natin kay Celia, na hindi na siya maghihirap na magtrabaho. O, diba? Tama ako. Bakit ka nagmamadali? May sasabihin ka ba sa akin? Oo, Herman. Alam ko na baliwala ako sa'yo dahil pinilit kita para pakisamahan ako kasi nabuntis mo ako. Pero ikaw ang gumawa ng paraan. Nilasing mo ko eh, ng gusto. Tapos paggising ko, katabi na kita. At sinabi mo na may nangyari sa atin. Pero wala akong maalala. Yun na nga. Kaya hindi mo ako mapakasalan dahil duda ka sa akin. Kaya may naisip ako. Sana pagbigyan mo ko. Ha? Ano yun, Bea? Sige. Kung kaya ko, bakit hindi? Sabihin mo na dahil lalis ako. Babalik pa ako dun sa opisina. Ayaw mo na pumupunta ako dun sa opisina mo. Kaya ang mabuti pa, ay laki mo ng pera yung bank account ko. Para hindi na ako hingi ng hingi sa'yo. Oh, lagay mo ng 1,000,000. Dahil uuwi na ako sa magulang ko. Pagkatapos kong manganak, ay hingi ako ng tawad para maintindihan naman ako siguro. Ha? Eh, paano kung hanapin ang ama ng anak mo? Anong idadalihan mo sa kanila? Di, sabihin ko na naloko ako at may asawa ang lalaking pinagkatiwalaan ko. Oh, ano ang desisyon mo? Bibigyan mo ba ako ng pera para hindi kita guguluhin? Sige. Lalagyan ko yung bank account mo. Bukas ng umaga, magulog ako. Kaya sapon. Sapon ka mag-withdraw. At sana, tuparin mo yung sinabi mo na hindi mo na ako guguluhin. At para makasigurado ako kung totoo yung sinasabi mo na anak ko yan, ipadidini test ko yan. Ha?
problema kay Bea. Kaya kahit alugin ko nun ang kasal si Celia, eh, hindi na ako mag-aalala. May mga gugulo pa. Pero kailangan na gawin kong sinasabi ko eh. Pag nakapanganak na si Bea, papag-DNA-test ko yung bata. Dapat lang na malaman ko kung totoo yung hinala ko na hindi ako ang ama ng pinagbubuntis niya. Duda ako eh. Kaya mamayang gabi, pupuntahan ko si Bea para alam niya na may pera na yung bank account niya. Minsan ang isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin. Oh, Celia. Makakalang yatang iadid mamayang hapon. Dahil may kakausapin akong negosyo o kasosyo ko doon sa isang negosyo ko. Ah, para huwag muna akong ihatid. Ha? Para hindi ka na maistorbo sa pupuntahan mo. Ako na ang bahalang muwing mag-isa. Hindi ako papayag yan sa inya. Ang gusto ko ay ligtas kang mag-uwi sa bahay niya. Huwag ka na tumanggi. Eh, pumayag ka na. Sige, wala akong magagawa. Mahalisin mo pa ako sa trabaho. Problemahin ko pa ang kikitain ko na pera. Ikaw naman kasi, Celia. Kung sinagot mo na ba ako, eh, wala nang problema. Pakakasal tayo kagad. Eh, hindi ka na magtatrabaho. Kundi, ikaw nang mag-aasikaso doon sa mga negosyo ko. Yung grocery store. Hindi ko kaya yan, Herman. Ha? Saka may pinagkakatiwalaan kang tao, di ba? Tapos, aagawin ko pa sa kanya. Di mawawala ng trabaho yung tao. Eh, may sasama ng loob sa akin. Ayaw ko yun. Basta mamayang hapon, ihahatid kita at dadan tayo doon sa grocery. Para doon ka na kumuha ng dadali mo sa bahay niya. Oh, bakit mo ko tinititigan ka ng ganyan? Siguro, nag-iisip ka na naman ano, na baka may kapalit. Hindi ko ganyan na pinipilit yung isang tao. Ang gusto ko, kusang loob na ako ngayon. Mahalin niya. Hindi ba, Celia? Nakuha ko na ang pera. Pero, kuripot siya talaga. Dahil kalahating milyon lang ang inilagay sa bank account ko. Na i-transfer ko na sa ibang banko. Saka ko na ipapadalas doon sa lugar namin. At nang hindi na mabawi ni Herman ang pera, pasensya na siya. Dahil ginamit ko siya para magkaroon ako ng pera. Talaga naman na hindi niyo anak itong pinagbubuntis ko. Kundi ang lalaking nanloko sa akin na may asawa na pala. At siyang nag-utos para pirahan ko si Herman. At hindi niya alam na humingi ako ng pera kay Herman. Kaya akin lang yun, hindi siya pwedeng makinabang pa. Anak, ang aga mo naman na umuwi. At nagsahod ka na yata. Marami kang dala na groceries. Ah, hindi pa po inay. Bukas pa kami magsasahod. Pero dumaan kami sa grocery store niya
at pinakuha niya ako ng kailangan dito sa bahay. Ay, teka, anak. Bakit niya ginagawa yan? Binibigyan ka ng mga ganyan. Baka may ibig sabihin yan, ha? Sabihin mo ang totoo. Naliligaw ba siya sa iyo? Opo, inay. Kaya lang, hindi ko pa siya sinasagot. Baka akalain niya kung may kaya at gwapo eh. Gugustuhin ko kaagad. Ah, sa bagay. Mas mabuti kung kilatisin mong mabuti ang pagkatao niya, anak. Baka may tinatagong masamang ugali pag pumayag kang pakasal, ay hindi ka na makakaatras. Bag may nalaban ka dahil hindi mo gusto ang kanyang ugali. Tama kayo, inay. Kaya nga hindi ko pa sinasagot eh. Baka hindi ko siya makasundo. Eh, mahirap ang magkamali, inay, hindi ba? Anak, may itatanong nga ako sa'yo. May pagtingin ka rin ba sa kanya? O kaya may nadama ka ng pag-ibig para sa kanya? Opo, inay. Alam nyo, mahal ko rin siya. Pero sinusubukan ko pa. Baka niloloko lang ako. Mahirap nang mapasubo ako sa kanya, inay. Mahirap na. Pauwi na ako sa aming probinsya. Utat hindi ko sinabi kay Herman kung saan ako pupunta. Salamat na lang sa kanya. Alam ko na malalaman din niya ang panloloko ko sa kanya. Nag-text na ako sa kanya na ako ay lalayo na. At humingi ako ng tawad dahil sa ginawa ko na panloloko. Sinabi kong nabuntis niya ako, pero ang totoo, hindi siya ang ama ng nasa sinapupunan ko. Ah, ang mabuti pa. Sumakay na ako doon sa bus. Baka alis na. Maiiwan pa ako. Bakit mukha kang malungkot? Para bang nalugi ka ng malaking halaga? Totoo yan, sinabi mo sa niya. Binakawan ako ng malaking halaga eh. Ha? Kalahating milyon. Paano nangyari na nilakawan ka? Na-hold up ka ba? Nadala mo yung pera? Kailan nangyari yan? Hindi ako nang-hold up, Celia. Kung maalala mo yung buntis na babae na nagpunta sa opisina, siya ang naloko sa akin. Pinaniwala ako na nabuntis ko siya, pero lumabas ang totoo na ginamit lang niya ako at pinirahan. Ano? Paano siya nakakuha ng pera mo? Tinakot ka ba? O may kasabot siya para makakuha ng pera mo? Sinabi sa akin na lalayo na siya at uuwi na sa mga magulang niya. Basta bigyan ko lang siya ng pera para hindi na niya ako guluhin. Naku, siya pala ang manloloko. Ang sabi niya sa akin noon, maraming mabae daw ang nabuntis mo at iniwanan mo. Yun pala, isa siyang kasabwat ang budul-budul gang. Kaya napakasakit ang nangyari ito sa akin, Celia. Kaya tulungan mo ako para gumaan ang sakit na naramdaman ko. Tulungan mo ako, Celia. Celia, pwede bang kausapin ko yung mga magulang mo? May importante lang akong sasabihin sa kanila. Kaya pala pumasok ka dito sa bahay namin.
May sadya ka pala sa kanila. Gusto ko lang sila makilala. At makilala din nila ako. Na ako eh tapat na nagmamahal sa'yo. Sana bumayag ka na sa gusto kong mangyari at magpakasal na tayo. Juan Hernan, hindi pa ako handa na mag-asawa. Hindi ko pa lubos na pagsilbihan ang aking mga magulang. Walang problema diyan, Celia. Ako lang bahalang sumuporta sa mga magulang mo. Basta pumayag ka lang na magpakasal sa atin. Sa lalong madaling panahon. Ano? Bayag ka ba, Celia? Pumayag kaya si Celia sa gustong mangyari ni Herman? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaan sumaybayan ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Celia dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert De Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilabatan ng tunog ni Robert De Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.